Magsitayo po ang lahat. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan akong puso't isipan, pagsalansang ko'y aking inikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Kagandahang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumayin niyong Panginoon at sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ay pagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga'y tinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo, ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag niyong kalimutan o ipawalang bahala
habang kayo'y nabubuhay. Ituro nyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, kang Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa. Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Sa'yo, Panginoon Jesucristo, nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu Akay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ng mga aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liit ang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat di magaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liit ang bahagi nito at nagtuturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilangin sa nadakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa mga turo ni Jesus, kung ating pong bubuksan ang ating Biblia, ay may kita po natin ang kwento kung saan ipinapaliwanag ni Jesus ang mga utos. Bagamat ang mga Pariseo ay hindi maintindihan at masyadong nakatuon
na kailangang sundin ito. Si Jesus ay dinadala ang mga tao sa mas malalim na pagkaunawa sa batas. Kaya maalala natin, di ba, minsan napapaaway si Jesus pag siya ay nagpapagaling sa araw ng pamamahinga. Pero sinasabi ni Jesus, higit na mas mahalaga ang tao sa, kaysa sa araw ng pamamahinga. Mas pinipili ang buhay kaysa ang pahinga. At sa maraming pagkakataon, sa turo ni Jesus, ni Moises tungkol sa diborsyo, pinaalalahanan ni Jesus na ginawa ng Diyos yan. Pinayagan ni Moises dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. No, yun ho yung dahilan kung bakit nagka-divorce. At pinayagan ho ni Moises ang divorce dahil ho sa katigasan ng ulo ng mga tao. And let us allow that to sink in. Si Jesus paulit-ulit ipinapaliwanag ang salita. Patuloy na pinapaliwanag ang mga turo nang lubos natin talaga maintindihan para alam natin at hindi lang tayo simpleng gumagawa at sumusunod, pero alam natin ano ang sinusundan natin. Alam natin ang dahilan bakit natin ginagawa ang lahat ng bagay. Alam natin ang dahilan kung bakit tuwing panahon ng Kwaresma ay pumapaliban tayo sa pagkain ng karne at umaayuno. Alam niyo ba? Dahil yumayakap tayo ng sakripisyo. At ang ating pagsasakripisyo ay ginagawa natin pamamaraan para from sacrifice we go to charity. Sa ating pagsasakripisyo sa sarili natin, ay natututo tayo na ang ating pinagsasakripisyuhan ay ibinibigay natin sa mga taong nangangailangan. Si Jesus ay pinapalalahanan tayo bakit natin ginagawa ito. Ano ba ang dahilan? At maganda ho para sa atin bilang Kristiyano sa panahong ito ng Kwaresma, kasama ng ating paglalakbay ay lumalim din ang ating pananampalataya. Lumalim din po ang ating kaalaman tungkol sa ating pananampalataya. Kaya maganda rin po sa mga panahong ito ay makinig tayo sa mga katisismo na tutulong sa atin hindi lamang maunawaan ng salita ng Diyos, kundi tutulong din sa atin na ang ating pinananampalatayanan, ang ating sinasabuhay na pananampalataya ay lubos po nating maunawaan. At pag lubos nating nauunawaan ang ating sinasampalatayanan, mas naakay tayo sa mas malalim na kahulugan ng ating pananampalataya. Oh. Mas lalo tayong lumalalim sa ating pananampalataya pag malinaw at lubos nating nauunawaan ang ating sinasampalatayanan. Kaya magandang imbitasyon din po sa atin ito na patuloy nating tuklasin ang kagandahan ng ating pananampalataya. Patuloy nating palalimin ang ating pananampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang aral at turo. Isipin mo eh, nakaupo ka sa tabi niya at nakikinig ka sa kanyang mga turo. At sa kanyang mga turo, ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. At hindi lang ho lakas ng loob, ng kaganapan ng buhay. God's Word fulfills our lives. Nagbibigay ng kaganapan at lakas ng loob sa atin ang salita ng Diyos. Kaya ho, sana ay tayo rin po ay excited, natatakam, at lagi tayong hinahangad na makinig sa kanyang salita. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas loob tulad ni Kristo. Ang ating itugon, Ama, haloobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan
naway magatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama namin na sa langit, pagkalooban mo kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod na iyong batas at salita ng lahat. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manamin lumika, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan. At kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Minarapat mo ngang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na unirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo. Para maglingkod sa iyo, isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikad ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, kapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19.
Pagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan pong lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Nalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami naway pabanalin ang aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang at makipagindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Hesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka na Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.